Okay guys, ito naman ang video tungkol naman sa gulong natin. So nagpalit tayo ng gulong 2 years ago. Ang pinalit ko ay Shinko. Shinko na Trail Master. Trail Master to. Ang size nito ay 150/70/17. So masyado siyang kapal. So may mga konti tayong adjustment na ginawa para dito, pero sulit na sulit ang gulong na to. 2 years ko na siyang ginagamit. 5 days a week ang biyahe ko, Bulacan to Manila, Manila to Bulacan. So bumabiyahe ako ng 80 kilometers per day, minsan umaabot pa ng 90 kilometers, depende sa ruta ko. So sulit na sulit ang Trail Master na to. Tubeless na rin siya, kaya hindi ka mag-aalala kapag matutusukan ka ng pako. Tapos naka-cycle seal na rin siya para ma-secure natin na kahit tanggalin natin yung pako, hindi tayo mapa-flat. So sulit na sulit 'yan. Ngayon, yung adjustment na ginawa natin dito sa gulong natin na to, so nag-adjust tayo sa ating tapalodo. So ito yung original na butas niya. Magbutas tayo ng panibago. Yan. Dito natin siya para umangat tong nasa ibabaw. Yan. Pag umangat 'yan, di na siya pangit tignan. Yan. Para okay na okay pa rin siya. Yan. Ganun din sa kabila. Ito. Yan. So ito yung original na butas, tapos nagbutas tayo ng panibago. So matibay naman siya, huwag tayong mag-alala. Yan. Secure na secure yan. Secure na secure. Tapos naglagay lang tayo ng isang nut dito, spacer, kasi yung original niya, mapapansin nyo, hindi pantay yung tapaloodo ng kadena. So in-adjust natin siya, so pantay na siya. Yan. Diba? Master na siya ngayon. Hindi na siya tabi ni. Yan. Okay. Ngayon, marami nagtatanong sa atin, nagpalit ka nga ng gulong. Gamit mo, Shinko. Ang size niya is 150/70/70. Masyado siyang malaki. Hindi ba mahihirapan yung motor natin yan? Nawawala yung arangkada niya. So, yung ginawa natin, yung dating nakalagay ko na stock dito na 1545 na combination ng sprocket, nag-adjust lang tayo sa engine sprocket natin. So 1545 siya, ginawa natin 1445. So maganda na yung takbo niya na doon. May arangkada ka na, may tulin ka na. Okay na yon. Ngayon, nung nagpalit ako ng panibagong kadena, ng bagong set, ginawa ko naman siyang 49. Yan, 49 itong likod. Tapos yung harap natin, 16. Ang plano ko rin kasi sa kanya, ipang trail din tong motor na to. So kung gusto kong gamitin sa trail to, yung 16 na nakakabit ko rito, pagawin ko lang siyang 15, pwede ko na siyang gamitin sa off-road. So malakas yung hatak niya. Ginamit ko to sa Obando. Meron doon sa may parting tinatawag nilang ubihan, meron dong buhangin na hanggang dito yung lalim. So sa palaisdaan yon, nilubog ko tong motor na to. Lubog yan. Yan, halos kalahati ng gulongin lubog. Pero nakakaahon tong motor na to. Yan ang kagandahan sa ganitong dual tire na, dual sport tire na gulong. Kasi isipin mo na lang, kaya niyang umahon kahit sa putikan. Yan. Ngayon, yung harap naman natin, ang kinabit naman natin sa kanya, mumurahin lang. From Shinko, naglagay tayo dito ng power tire. Yan. Power tire to, mga kapatid. Mura lang to. Sulit na sulit to. Ang size nito ay 110/90/17. So makapal siya. Dun sa stock na nilalagay natin dito, masyado siyang manipis kasi parang ano siya, sport type siya, pang racing style siya. Ngayon nagkaroon tayo ng konting adjustment kasi masyado makapal tong gulong natin sa harap.
itong tapalodo natin sasabit yan. So ngayon hindi na siya sabit kasi naglagay tayo ng bracket. So yung original na tornilyuhan niya dito, yan, naglagay tayo ng bracket. Siguro mga half inch yung naidagdag sa taas nung tapalodo. Tinaas natin ng konti yan. So may nabibili niyan sa hardware yung mga bracket na maninipis lang. So ganitong klase yung ginamit natin. Yan. Yan. So yung original na tornilyuhan ng tapalodo nandito, inangat lang natin siya ng konti dito, mga half inch lang itinaas nito. So ang taas niya ay yan, dumi na ng kamay ko. Yan. Dalawang daliri lang. Halos wala pa nga eh. Isa't kalahating daliri lang yung itinaas ng tornilyo. Yan. Yan. Ilang ginawa nating adjustment? Apat yan. Apat yan mga kapatid, kabilaan. So, syempre, bili ka na lang ng tornilyo mo para maikabit mo siya. Tapos, dahil, syempre, tatanungin nyo sa akin, di ba sasabit tong tapalodo natin sa T-post natin? Syempre, hindi. Kasi, lahat ng wear dito, tinanggal ko. Nilinis ko tong ilalim para hindi sumabit. Yan. Nilagay ko na ngayon siya sa gilid. Yan. Yes. Yan. Nakalagay na siya sa gilid ngayon. Tapos nilagay. Sinecure lang natin siya ng cable tie. Tapos, mura lang naman tong ganitong bendable na tube protector, wire protector na sa mga auto shop may nabibili niyan. Mura lang yan. Bumili kayo niya, mag-invest kayo para hindi masira yung mga wire nyo, maputol, magasgas sa bakal kasi nga, masisira yung ating mga wires. Yan, nakasecure yan. Yan. So, tapos, nag-adjust pa ako ng konti kasi gusto ko mataas. So, yung ating ano rito, fork, dapat yan medyo nakaangat ng konti eh. Binaba ko pa yan. Tapos nagdagdag ako ng dalawang takip ng fork oil para tumigas ng konti yung fork natin. Hindi siya mas tumaas siya at hindi siya bumaba ng sobra. Yan. Okay yan. Yan ha. Tignan nyo maigi. Yung ginawa nating adjustment dito. So, okay na to. Tapos, naglagay lang tayo dito ng acrylic plastic para hindi tumalsik doon sa makina natin yung putik. Kasi nga, yung mga power tire na ganito, malakas sila humakot ng putik. Kasi nga, kumakapit sila sa off-road, sa kalsada, maganda yung kapit nila. Dual sport yan. Yan. So, ang gamit lang natin dito sa harap ay power tire. Ang bili ko rito ay nagre-range lang siya ng mga 1,600. Pero, itong shinko natin dito, medyo masakit sa bulsa. Ang bili natin dyan ay naglalaro ng 6,000 to 7,000 yung presyo. Pero, kung wala kang budget, pwede na yung power tire sa likod. So, mag 110 ka na lang din sa likod. Ngayon, nasabi nyo, baka magkapareho. Huwag kayong mag-alala kasi mas malapad yung mags natin sa likod. So, pag nilagay mo na yung 110 na size ng gulong, lalapad yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Yan. Okay na, okay to. Yan. Okay, ngayon, nandito tayo sa bukid. At paliliwanag ko lang kasi 'di ba nagpalit tayo ng gulong sa likod pati sa harap. So tumaas siya. Yung center stand natin na original, kapag naka-center stand ka, 'yun yung taas ng motor natin kapag naka-side stand. Ang taas niya. So nagpalit ako ng center stand na mas mahaba. Tapos itong side stand ko na to, nagpalit din ako kasi medyo masyadong parang matutumba yung motor natin dun sa original na side stand. Kaya nagpalit tayo.
meron tayong nakuha na side stand na ginagamit pang enduro. So yun yung ginamit natin. Kaya ano, tapos pinasecure ko lang, nilagay nweldingan lang na maganda para mas tumibay siya kasi mabigat na yung motor natin eh. Tapos yung kagandahan sa dual tire natin na pinalit natin. Ayan, kita niyo naman. Maganda ang kapit niyan sa lupa. Kahit basa, umaputik pa yan. Maganda ang kapit niya. Ayan, kanina nagpreno tayo sa harap. Ayan, kinain niya lang yung lupa at huminto siya sa maikling distansya na yan. Ayan. So yun, kung may plano kayong magpalit ng gulong sa harap at sa likod, isama niyo na sa budget niyo yung pagpapalit ng center stand at side stand. Kasi kailangan niyo siyang palitan. Dahil yung sa stock, matutumba yung motor nyo. Ngayon, sinenter stand natin siya sa lupa. Kung mapapansin nyo, halos nakadikit na yung gulong sa likod at sa harap. Kasi yung center stand natin, medyo nakalubog na sa lupa. Yan. Pero, secure pa rin siya. Iko-compare natin dun sa stock natin. Pag nag-center stand ka rito, tutumba na yung motor mo. So, try to consider din yung magpalit ng side stand at center stand kapag nagpalit ka ng mas malaking gulong katulad nito. Yun. At papansin nyo, maganda pa rin naman yung nag-iitsura niya kasi hindi siya mukhang maliit. Actually, naging mabangis pa nga yung itsura niya at naging mas pogi. So, eye-catching siya kasi pag tinabay mo siya sa jigsaw na stock yung gulong, mas mukha siyang kuya. Ang laki talaga niya, ang taas niya guys. Kasi, yeah, katulad niyan. Naka-center stand to ha. Nasa balakang ko na. Balakan ko na yung puan. Ayan. Taas to. Okay, guys, salamat. Ngayon, kung meron po kayong mga tanong na gustong itanong sa atin, gawa natin to ng separate video kung paano natin ginawa yung mga gusto nyong itanong. Ayan. Guys, salamat ha. Thank you. Please support po. Please subscribe and paki-click na rin po yung bell button natin para dun sa notification para sa mga bagong videos natin.